The Department of Agriculture is the government agency responsible for the promotion of agricultural development in the country by providing the policy framework, public investments, and support services needed for domestic and export-oriented business enterprises. From its establishment in 1898 as Department of Agriculture and Manufacturing, it was renamed as Bureau of Agriculture under Department of Interior, Bureau of Agriculture under the Department of Public Instruction, Department of Agriculture and Natural Resources, Department of Agriculture and Commerce, Ministry of Agriculture, and in 1987, finally named as Department of Agriculture. Year after year, despite the name changes, the department has remained constant with its vision to help and empower the farmers, fisherfolk, and the private sector to produce enough, accessible, and affordable food for every Filipino. The department has now 8 bureaus, 8 attached agencies, and 8 attached corporations. Today, under the leadership of Dr. William Doliente Dar, the new thinking for agriculture was introduced. This was anchored on the department's vision. The new thinking, made up of 8 paradigms, has overarching goals towards a food secure and resilient Philippines with empowered and prosperous farmers and fisherfolk. The Kadiwa ni Ani at Kita. Kadiwa is a market system which sells major agricultural goods at reasonably low prices to help poor Filipino households and establish a direct link between the farmers, fisherfolk, and the consuming public. The Rice Farmers Financial Assistance Program, or the RFFAP. RFFAP forms part of the immediate intervention set up to cushion rice farmers during the transition phase of the RTL or RA-11203 implementation. The Youth Agri-Entrepreneurship Program. To encourage the young Filipinos to go into the business of agriculture, DA has rolled out financial assistance initiatives that will provide capital for the new generation of agri-entrepreneurs. Through the Capital Access for Young Agripreneurs, or CAYA, and the Agri-Negosyo Loan Program, new bloods who wish to venture into agri-fishery projects may avail of financial assistance. Daahon lahat, pagkain sapat kontra sa COVID-19 o alpas COVID-19. This rolled out immediate interventions for food production and availability, food accessibility and affordability, and food price stabilization in this time of pandemic. Otherwise known as the Plan Program, the initiative aims to massively promote urban and community agriculture as one of its interventions to help ensure availability of and access to food nationwide amid the global fight against COVID-19. The Farm and Fisheries Clustering and Consolidation, or F2C2 program. This aims to attain economies of scale and enable more farmers, fishers, and agripreneurs to produce and earn more from their toil. Projects under this program are the Rice Resiliency Project, the Integrated Livestock and Corn Resiliency Project, the Expanded Small Ruminants and Poultry Project, the Corn for Food Project, and the Coconut-Based Diversification Project. The Crops Diversification Program. This intends to provide productivity enhancement for rice farmers seeking to diversify production towards other crops. This is the Department of Agriculture.
where we help our farmers and fisher folk achieve masaganang ani at mataas na kita. Unahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Binaha dahil sa bagyo. Buti na lang, andyan kang masasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaganang ani, mataas na kita. Magandang umaga mga ka-agribis! Halina't samahan niyo po muli kami sa isa na namang episode na puno ng kaalaman on agribusiness opportunities. Ako po si Clavel Domingo. Tara na mga ka-agribis, halina't manood, matuto at magsimulang magnegosyo gamit ang mga kaalamang galing sa Kadiwa Agribus Webinar. Talakayang ani, magandang kita!
Ayan. Good morning po muli mga ka-agribees. Para po sa episode na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka-common na field legumes na itinatanim dito sa ating bansa. Yan ay walang iba kundi ang mani or peanut. Para po sa umagang ito ay pag-uusapan po natin ang ilan sa mahalagang aspeto on peanut. So, kasama po dyan ay ang overview of the peanut industry at kung ano-ano pong mga support services ang binibigay ng ating gobyerno para dito. I-feature din po natin for today ang Philippine Rural Development Project on Enterprise para sa peanut production and marketing enterprise. And lastly po, at ang pinakamahalagang discussion would be on the investment opportunities in peanut production and processing. Bago po ang lahat, I would also like to remind yung ating mga viewers na gustong makakuha ng certificate for this episode. Don't forget po na mag-register doon sa ating attendance sheet which is posted in the comment section below. So either you click on the link and register or scan po yung QR code na makikita nyo din po doon sa ating comment section. Okay po, klaro po ba mga ka-agribees? So to proceed, sasamahan po tayo ng mga expert on peanut production and processing mula sa region kung saan tinuturing ang peanut or mani as one of their priority commodity. So simulan na natin mga ka-agribees. We will be discussing the overview of the peanut industry and the assistance being provided by the High Value Crops Development Program. So ang ating pong speaker for today is the senior agriculturist who is also the HVCDP focal person ng Department of Agriculture Regional Field Office 2. So yan po ay walang iba kundi si Ms. Carol P. Albay. Mga ka-agribees, let us all welcome Ma'am Carol for the discussion on the overview of the peanut industry. Ma'am Carol, good morning po. Ating lahat at sa mga tagapakinig at sa mga sumusubaybay dito sa aming online platform sa Kadiwa Agribiz webinar. Ngayong umaga po, ako po si Carol Albay. Magsha-share po ako sa inyo ng information regarding po dito sa isa sa mga flagship commodity ng Cagayan Valley Region, ang aming peanut industry. So, kagaya po nung nakikita nyo sa screen ngayon, si peanut ay isa, kagaya nabanggit ko kanina, si peanut ay isang flagship commodity ng Cagayan Valley. Next po. And why peanut? Alam po natin na ang peanut is a climate change resilient commodity. And ito isa sa mga commodity na very excellent in terms of crop rotation kasi nakakapagbigay po ito ng nutrients needed dun sa ating mga soil, especially for tinatawag natin C3 plants o yung ating mga corn plants. Very good source din po ito ng protina. And tayong mga Pilipino, nag-e-enjoy tayo na kumain ng mga peanut butter, peanut products, and other peanut-related flavor po. And kalamitan po, ito ay pwede rin pagkain ng ating mga alagang hayop, kagaya ng kalabaw, at hindi madaling masira ang peanut. Kaya karamihan sa ating mga magsasaka ay patuloy na nag-e-engage ng ganitong production, lalong-lalo po dito sa bandang norte sa amin sa Cagayan Valley. Sa Philippine situation ng peanut industry, around 100,000 to 115 tons annually ang ating supply. Pero 60 to 75% po nito ay imported. At kalimitan for the past 5 years po, ito yung ating supply chain na makikita. And ang volume ng import natin is around 65 to 90,000 metric tons annually. At pinakamataas na ating imports ay noong 2018, which is around 89,916 metric tons. Pero ang ating local production, based on the Philippine Statistics Authority data, around 30 metric tons lang ang napoproduce natin for the last 5 years. Nakikita din po natin dito yung ating domestic supply. Most of our available products ng peanut ay galing sa import.
And dito naman sa ating production, halos stable lang yung ating production for the past 25 years from 2014 to 2019. Ito naman yung sa data natin in terms of major producing regions ng peanut within the Philippines. Nangunguna ang Ilocos region wherein 41% of the production ay nanggagaling po sa bandang Ilocos areas, Ilocos Sur, Ilocos Norte, including that of Pangasinan. But here in Cagayan Valley, tayo naman po ay pumapangalawa being the second largest peanut producing region in the Philippines wherein 11% ng ating domestic supply ay nakakakontribute ang Cagayan Valley dito. And why, despite the Cagayan Valley, yung second largest producing region, why region 2 yung naging peanut capital? Kung mapapansin po natin, noong 2015, Enrile Cagayan was declared as the peanut capital of the Philippines. Kung bakit po? Dito sa ating production area, around 600 to 700 hectares are planted to peanuts sa munisipyo na yon na kung saan year-round po yung production. Yung tinatawag nating wet season that covers yung June to November and yung dry season that covers December to that of May ay nagtatanim pa rin yung ating mga magsasaka. And meron silang tinatawag na unique peanut and white corn intercropping. Yung white corn ay consumed as grits, samantalang yung peanut naman po ay as food as staple and as nitrogen-fixing fertilizer donor to our corn. And dito sa table, graphs na makikita natin ngayon sa ating screen, yung ating peanuts are mostly produced specifically in the province of Cagayan, followed by the province of Isabela. Orange areas, production areas ay nandito sa Cagayan, then followed by province of Nueva Isabela. Then yung ating yellow is Nueva Vizcaya and yung minimal na lang yung nagpa-produce ng peanuts sa Quirino. And some are in Batanes. Pero makikita po natin dito, declining yung ating area. However, yung ating namang production, syempre attributed din yun na meron ding kapag lumiliit yung area planted, lumiliit din yung ating nakukuhang production po. So, ano bang challenges when it comes to peanut industry in our region? Mas mura po kasi yung ating imports. And there is the weak link between the local production. Kalimitan kasi ang local production is for community consumption lang. And yung fresh market and cottage industries ay walang linkage. Another is the no-shelling industry. Ang importante kasi sa Metro Manila, lalo na yung ating mga processors, ay shelled peanut na. And itong seed, tinatawag natin seed system for peanut, is still very low kasi yung tinatawag natin dito na dapat kapag nagtanim tayo ng 1 hectare, ang matatamnan nung sa seed production ito is equivalent to 10 hectares. However, ito pa yung ating weak link for now for the peanut industry. And for the domestic supply, as you can see, China pa rin po ang pinakamataas ang production. For every hectare, they produce around 3.56 metric tons per hectare, followed by Vietnam, which is an average of 2.2 metric tons per hectare ang production nila. Then Thailand is 1.77 and pumapang-apat lang po tayo. So ito po yung ating makikita na production data kasi sa average, ang Pilipinas ay nagproproduce lang ng average of 1 metric ton per hectare. Ang low productivity kasi natin ay may contribution din dun sa tinatawag nating seed materials, fertilization technology, and that yung ating support sa mulching technology. And yeah, there is challenges, but of course, always there are opportunities. For the opportunities in peanut industry, meron pong large demand for peanut butter and other related processed food products. Also, yung popularity of fresh peanuts for boiling in local market, very high pa rin po yung demand dito. And the enhanced productivity through improved technology, especially the support of the research and development or research for development, ay very strong. And of course, we can rotate peanut to corn areas. So, tinatawag natin itong crop diversification and this can contribute to farmers' income, higher income.
For peanut producing areas in Region 2, as you can see, the highest are province of Cagayan with an existing of 1,570 hectares, followed by Isabela, meron silang 1,142 hectares, and followed by Nueva Vizcaya, around 420 hectares, Quirino province is 37.4 hectares, and in Batanes, they are also producing peanut solely for community consumption that covers around 1.17 hectares. And makikita din po natin dito yung supply chain ng mga raw peanut in Cagayan Valley from the production areas of provinces of Cagayan, Isabela, and Nueva Vizcaya. Mapupunta yan, 80% of the produce goes to traders and 5% goes to direct selling directly to the market, and 15% local processors. At si local processors naman ay dumediretso na din sa ating local market for 15%. But for traders, tatlong category pa po yung napupuntahan nito. The large processors, only 13% share. Yung ating mga biyahero sa Santiago City, and that dun sa ating other trading centers, around 20%. Pero within the region, 47% din po ang consumption. So dyan umiikot yung ating mga peanut within Cagayan Valley. And ang source po natin ng data dito is the Philippine Commodity Investment Plan on peanut here in Cagayan Province po. For the seed system, what we are doing now, meron po tayong tinatawag na formal seed system. Ito po yung ating technology na in partnership with the Research for Development. Meron tayong on-station seed production na ginagawa within our research center here in Cagayan Valley. And that produced kagaya nung tinatawag naming FS or the foundation seeds, and yung RS or the registered seeds are transferred to on-farm seed production to our accredited farmer growers, o yung tinatawag naming registered seed or certified seed growers na farmers. And those produce coming from our farmers are transferred to techno demo trials as POT or package of technology, either rice-based or corn-based. While the informal seed system na ginagawa, ang mga farmers natin ay nagsiseed savings after the harvest. And that seed savings na ginagenerate naman nila, they plant it directly to their farm or nagkakaroon ng exchange or relay seed to other farmers for improved varieties, and they produce peanuts solely for commercial production. So ito yung two ways of producing our own seeds now here at Cagayan Valley region. And anong ginagawa ngayon ng industry or ng High Value Crops Development Program related to the implementation of the peanut projects here? So from the High Value Crops Development Program, we have partners from DA, Bureau of Agricultural Research, and that of DOST PCARD, na kung saan makikita natin dito yung ating mga accomplishment. The High Value Crops will support the seed system of our farmers, and DA Barnow will strengthen the seed system of peanut with 72 trained seed growers here at Cagayan Valley. So ang result, meron tayong na-accredit or na-registered na BPI NSIC varieties. Another, when it comes to production, na-develop po natin yung ating package of technology using gypsum, calcium, and boron for as a fertilization program or as preferred fertilizers ngayon na tinatransfer natin sa ating farmers to increase their production. And yung ating tinatawag na IPM, or the Integrated Pest Management, ay patuloy pa rin yung ating transfer of technology dito sa farmers, kasi although climate resilient ang peanut, nagre-result pa rin kasi ng low productivity kapag merong pest infestation. So still, ito yung ginagawa nating support to production. But comes production is the post-harvest storage, wherein meron tayong na-generate na mga seed storage technology applicable to community level for them to seed save yung ating mga certified seeds na magagamit nila for the next cropping season. Also, we are now promoting yung mechanized peanut sheller and pod stripper para
mapababa natin yung cost of production. And as a result, the product marketing or processing or yung tinatawag nating product development, our Cagayan Valley Research Center came up with this Develop Peanut Magic and Nurima branded food products. Also, na-transfer na din ito dun sa support nila sa ating mga RIC o yung ating mga farmers na nagpa-process na rin po ng peanuts. And another milestone natin, we were able to enhance the formal and informal seed system, and we are supporting the seed requirements of other regions like Region 1, 3, 4, 5, 11, and in that of Cordillera Administrative Region. Also, we came out with the registration of our new NSEEC-approved varieties and promotion of the peanut high-yielding varieties that are drought-tolerant and high oil content and sweet taste. So yun yung tinatawag natin na BPIPN9 variety, and BPIPN3 or the seed or three-seeded varieties are also now being promoted. So makikita natin dito na meron na tayong 6 na bagong NSEEC registered varieties. Una, yung Namnama, which can be produced all round or all season variety. Second is the Namnama 2 or the PN14, wherein more pods are being produced, followed by Asha. And then yung ating Lasam Pride, Namnama 3, and the Namnama 4 series. Kaya with the continuous research for development related to this commodity, nagkakaroon tayo ng magandang development and transfer of technologies to our farmers. Also, another product of the research for development is the proposed fertilization program for peanut, the use of calcium to increase yung pegging zone, and the use of gypsum to increase yung production. And sabi dito, regardless of the soil test, apply side replacement of 150 to 200 kilograms per hectare of gypsum during flowering para dumami po yung pegging zone ng ating mga peanut po. And now, with the recommended rate of using 100 to 250 kilograms per hectare ng gypsum, another fertilization naman po is yung the use of boron fertilization in sandy loam areas. So ito naman po ay using 750 to 900 kilograms. Ito naman, ang result income nito is the 750 to 900 kilograms per hectare, which can generate around an average of 25 to 30,000 per hectare ang increased income ng ating mga farmers. Makikita po natin na kapag kulang yung fertilization or lack of boron, yung ating mga peanuts, hollow yung gitna. So magkakaroon ito ng tinatawag nating hollow heart. This will result to low yield, low kilograms, or minsan tinatawag nila sa Ilocano na ipis, impis. So hindi maganda ito pagdating sa market. But with the use of boron, it can drastically increase yung ating yield, and at the same time, yung ating mga income. Again, when to apply yung ating recommendation na boron. So nakalagay po dito, the application of boron microelement or true soluble borax is effective kapag ito po ay ini-spray sa ating mga peanut farms using 100 to 200 grams per hectare with an interval of 25 to 30 days after planting or before peak of flowering para ma-attain natin yung ating desired production. And another cost-effective peanut seed storage, another technology transferred to our farmer is the use of tinatawag natin super grain bags or jute sack with transparent lining. And another is, yung makikita po natin dito sa pictures, using yung ating mga plastic drums, packaging materials that can last for like, ito po yung tinatawag natin dapat kasi kapag ini-store natin ang ating mga peanut, low oxygen level. So dapat walang entry as much as possible ng oxygen. Or kailangan naman po
ito ay ma-maintain natin yung desired moisture content kapag ini-store natin para ma-prolong po natin yung ating shelf life na pwede natin gamitin for the next cropping season. So makikita nyo po dito na isa sa mga transfer na technology is the use of plastic drums. And pwede po ito basta naka-airtight lang po ito para sa ganun ma-address natin yung seasonality nung sources ng planting materials po. And another milestone, so sa LGU Enrile being the peanut capital of the Philippines, they initiated the first Enrile Peanut Congress in 2019 and they created the Enrile Peanut Industry Council. And other key players nung creation nitong Council ng Peanut is the DTI, DOST, the Land Bank of Cagayan, Cagayan State University, the Southern Cagayan Research Center, and that of the Cagayan Valley Research Center. Ito ay spearheaded din ng Department of Agriculture in partnership with the LGU, Enrile, and other key players na rin po. Another initiative or milestone for the peanut industry is that LGU Alcala is pushing the production of peanut intercrop with white corn. And actually, they are even buying yung peanut. Makikita po natin dito na they are buying 60 pesos per kilo as long as ito ay clean, dry, with shell pa to support the peanut growers in the municipality of Alcala. And that ends my presentation for this morning po. We always reach our farmers by rebooting their mind and by reaching their heart. Thank you for the wonderful opportunity to share the status of peanut industry here in Cagayan Valley region. Magandang umaga po. Biyaheng Kadiwa Agribusiness Webinar. Ayan. Thank you po, Ma'am Carol, sa napakaganda po at malaman na discussion on the developments in the peanut industry. So makikita po natin ano, madami ng support services at madami ng development services ang available to improve yung value chain ng peanut. Not only dito sa Region 2 but also applicable din po siya nationwide. Ayan. So thank you po Ma'am Carol. Sa mga ka-agribis natin na may katanungan kay Ma'am Carol, pwede po nating i-post dito sa comment section yung ating mga katanungan and we will be given siguro konting oras to respond to your questions or if not, ay ibibigay po natin yan kay Ma'am Carol para she could respond yung doon sa inyong question at ibabalik po namin yan sa inyo. Okay po? So proceeding doon sa ating next topic, our next topic is on the Philippine Rural Development Project or PRDP assistance to the peanut production and marketing enterprise of the Buena Vista MPC or Multi-Purpose Cooperative. Para po samahan tayo at i-discuss yung ating topic, sasamahan po tayo ni Ma'am Maria Rosario Pakarangan, ang isa po sa mga magagaling at maaasahan namin na hepe ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Rehiyon 2. So mga ka-agribis, let us all welcome Ma'am Sai Pakarangan to discuss yung assistance on peanut production and marketing enterprise ng Buena Vista MPC. Magandang umaga po, Ma'am Sai. Magandang umaga mga ka-agribis na imbag na bigat tayo amin apo. May di-discuss ngayon yung supported sub-project na peanut production and marketing enterprise ng Buena Vista Multipurpose Cooperative. Ito ay recipient under the Philippine Rural Development Project IRIP component. Ang mga naibigay ng PRDP IRIP na support to Buena Vista Cooperative is 14,999,500 pesos for the enterprise project cost and for the proponent group equity, ang equity nila ay 4,150,000. Nung una,
Ang membership nila, pwede nang sa next slide, ang membership nila ay 500 members, but now, nag-increase na yung number of members nila in 2019 from 500. Right now, they are 1,100. They have 1,110 members. So, times 2 na ang membership nila. And eto yung PRDP interventions provided to Buena Vista Multipurpose Cooperative for production support like seeds and tractor, 2 units, and cross-production support for pushcart, platform wings, keel, sacks, sack sealer, and storage, moisture content, mechanical dryer. And of course, also for procurement and marketing support, sila din ay nabigyan ng utility vehicle, column-column, and trading capital worth 1 million, as well as yung warehouse nila na ginagamit nga nila for their peanut production, storage of their peanut produce na warehouse, and the proponent group equity, yun yung kanilang lupa and the seller and their trading capital. Ito yung mga assistance provided by the PRDP to the, as well as ito kasi part ng mainstreaming, pati yung mga experiment stations natin ay tumutulong din sa Buena Vista Multipurpose Cooperative. Ito yung mga trainings na na-conduct sa kanila, na ang members nila ay umattend, like a business operation enterprise management training, financial management, yung good agricultural practices training, good manufacturing practices. Says, bakit? Kasi yung sa PRDP IRIP nila dati, it's for food grade production, but then ngayon nagpa-process na sila, kaya meron ding GMP training na nakandak sa kanila. And also yung peanut seeds grower training, ito ay yung in partnership with the DA Cagayan Valley Research Center, sila ang nagkandak dito for the cooperative as well as demonstration of actual implementation of boron para tumaas din ang kanilang yield at hindi hollow ang kanilang peanut. And for the technical assistance provided, this will be discussed naman in details ni manager mamaya. For market linkage, as part of again of mainstreaming, si Ahmad ay nilink yung co-op to LGU Alcala, nagbenta sila ng seeds to LGU, nilink ng taga-Ahmad ito sa mga local government unit. Product development training, ito kung nakikita nyo yung product enhancement with the inclusion of packaging and labeling, yan yung naibigay na label sa kanila, and yan na yung trademark nila, it's Buena Mani. Yan na yung trademark ng cooperative. So hindi na, ano, at least may magagamit na sila. Buena Mani, Buenas. Then product and market promotion through digital marketing. Ito naman yung initiative ng IRIP, which is the Agri-Click Shop. Kasi ngayon naman ang uso ay to promote our products through digital marketing or through social media. And of course, regular coaching and monitoring of the enterprise operations ng co-op. Ang co-op din ay yung ibang ahensya ng gobyerno ay tumutulong din sa cooperative like yung Philmec. Sila ay binigyan ng Philmec ng tractor. Ang DOST, yung peanut processing training and processing equipment. Kaya ngayon, aside from na peanut lang na raw, meron na silang mga byproducts ng peanuts. And I guess i-discuss to ni manager mamaya. Ano ba yung mga byproducts ng peanut that they have now? And ang maganda dito, they recently secured their license to operate. So meron na silang LTO. And of course, as part of AMAS and AMAD, assistance, yung nakaregister na rin sila sa PEBIS. So that's all for the Buena Vista Multipurpose Cooperative, and we will hear more about the co-op sa kanilang manager. And naimbang na bigat tayo amin, and thank you very much. Okay po, thank you po, Ma'am Sai, for that simple but very comprehensive na presentation. At pinahagingan na nga po ni Ma'am Sai yung ating susunod na topic, that is on the investment opportunities in peanut production and processing. Kaya naman mga ka-agribis, tutukan po natin, dahil kung gusto po nating matuto ng enterprises on peanut production and processing, eto na pong topic na ito ang dapat po ninyong panoorin. So yung ating pong susunod na topic will be given by the General Manager ng Buena Vista Multipurpose Cooperative na matatagpuan po sa Santiago City, Isabela. Yan po ay walang iba kundi si Mr. Luisito Perez.
So mga ka-agribis, again po, let us all welcome our next speaker, Mr. Luisito Perez. Good morning po, Sir Luisito. Taga-subaybay, lalo po dito sa programa ng Kadiwa Agribusiness webinar on the online platform. Mapalad po ang Buena Vista MPC dahil napili po kami na maging mag-share po ng aming mga experiences tungkol po sa pagninegosyo ng peanut. Alam niyo naman po ang Santiago City ay independent po sa Isabela. Ganun pa man ay napaka sisipag po natin ang mga empleyado sa Department of Agriculture sa LGU na na-link po nila ang kanilang mga proyekto at isa nga po kami naging proseso dito sa investment opportunities sa production ng peanut. Kami nga po, katulad po na na-discuss po kami ng head po natin ng AMAD, si Madam Sai, marami po kaming natanggap na biyaya po sa Philippine Rural Development Program ng Department of Agriculture. From the start po, tinulungan kami ng auto-conceptualize the project hanggang sa matapos po ng operations business at ang giging lahat po ng detalye na magiging programa dito. To brief you the Buena Vista profile, matagal na rin po kami sa pag-operate ng cooperative. Although 1991 po kami, na-registered lang po ito noong October 29, 2019 as a multi-purpose cooperative wherein ang programa po natin at ang area of operations po natin nasa District 4 sa Santiago City, Cordon, San Agustin, San Isidro and some part of Region 6 yung Itiague. And kung mag-operate po yung peanut, alos nearby municipalities din po ay nakukuha natin ang operations in terms of demand, katulad po ng Quirino and some part of Nueva Vizcaya, pagka depende po sa demand na ibinibigay po sa amin ng market. Katulad po ng membership natin, ang naka-report lang po dito ay 364 kasi related po siya sa i-invest o sa agricultural business ng peanut saka other crops. Yung po microfinance natin at sa senior citizen, katulad din po ng report kanina, almost aalos na po kami ng almost 1,000 na po dito kasi ang malaki po dito yung microfinance saka yung senior citizens group. Pero ang nire-represent po kasi natin peanut production, nandyan po ang small farmers, yung agrarian reform beneficiaries, and piece of mga government employees natin, minsan may mga, aside from their salary on employed, may mga agricultural business na din po yan. Kaya nasama po sila dyan kasi may mga production loan po sila na kinikater po ng cooperative. Ang services po na ino-offer ng ating kooperatiba, nagsimula naman po tayo sa lending. Ngayon pumapasok na po tayo sa trading po ng peanut, rice and corn. At meron din po tayong binigyan ng hauling truck ng PRDP. So meron na po tayong hauling services. Farm mechanical services, nandyan po yung tractor. Meron po tayong flatbed dryer. Recipient na rin po kami na magiging combine harvester. So maging buo na po ang aming sistema from harvesting to marketing po. Makukumpleto na po yung mga facilities natin dyan. So nag-diversified na rin po kami kasi along the way kasi pagka nasa production ka na and marketing, may mga produkto po kasi na kailangan mong ma-process din eh. So pumasok na din po kami sa peanut production at nag-assist na rin po ang DTI saka yung DOST. Kasama na din po yung meat processing namin na marami po sa mga farmers natin. Number one, although na-discuss na rin po ito ni Ma'am Carol kanina, itong mga susunod na highlights kasi, nabigay po kasi sa amin seminar to, kaya lang as a testimonial, ito po yung mga sasabihin namin tungkol sa encouragement na experience po namin sa production. Bakit tayo mag-invest ng peanut? Number one, twice po siyang itinatanim sa isang taon at masarap po siyang produkto.
lalo na po na isa siyang legumes, iodine minerals, vitamin content, ang kasabihan nga dito pampatalino eh. So ito po yung kinakain po ng mga estudyante natin, ng mga anak natin sa mga merienda po nila. Ito po ang kailangan natin kasi napaka-vitamina po nitong produkto natin ito. Why invest in peanut? Katulad nga din po na report kanina, ang kailangan po natin sa buong Pilipinas po kasi 60 to 7 tons annually in the past decades, almost 50% po dito ay imported. Usually ang presentation po 75% po ang ini-import, so 25% lang yung na po-produce natin from the different regions to po nagpo-produce ng kuna po to ng mga peanut na to. Ang ibig sabihin napakalaki po ng demand. At ang nagdidikta po ng supply ng cost ay yung imported kasi 75%. So pagka binaha po tayo ng imported peanut, so yung buying price din po naglalaro po doon eh. So yun po ang experience namin lalo po ngayon pandemya, medyo bumaba po ang delivery ng mga imported peanuts. So maganda po ang presyo po ng peanut ngayon. Dati po ang bentaan lang po ng peanut sa 90 pesos, yung pong pinaka high quality na seeds na po yun, o high quality sa market, ngayon umahabot pa po tayo ng 110. So maganda po ang kita ng mga peanut farmers ngayon, basically, especially po dito sa ating region, sa Region 2. Ang natatandaan ko po, ang highest producing region, this is the Ilocos, Pangasinan, and some part of Region 1, almost 55% na po ang napoproduce nila na requirement o napoproduce nilang seeds because of their fertility siguro sa soil, saka yung classification ng lupa nila, sandy loam, yung isang priority sa pagtatanim ng mani. And sa region to, pumapangalawa po siya sa Cagayan, especially sa Enrile Cagayan, and Alcala, yan po ang maraming nagtatanim ng peanut kasi nagkakaroon din po kami ng tinatawag na inspection bago kami pumasok sa business na ganito. Nag-oobserbahan din po kami sa mga major municipalities po na nagtatanim ng peanut dito sa region to. Nandiyan, dito po sa Isabela, San Chagos, ang pinakamalakas din po rito. Ang Ilagan, Roas, San Mateo, Santiago, Quirino, Jones, and San Agustin. Quirino po, medyo alos sa mga ilang mga barangay din po ang nagtatanim dyan. Bibili po natin ng mga peanuts sa kanila. Common peanut varieties in the Philippines. Actually, marami po itong varieties na to. Enumerate ko na lang. Pero yung bibigyan ko pong emphasis to itong mga tatlong varieties na tinatanim natin dito sa lugar po ng scope ng Buena Vista. Yung tinatawag po nila sa National Seed Industry Council o NINSEC na PN11 o NAMNAMA 1. Yan po ang mga characteristic nila. Yung all-season variety, resistance to foliar diseases, yung height po niya, 38.6 to 59 centimeter. Pagka tagulan po kasi mas tumataas po siya ng almost mga 30 centimeter. Pagka tagaraw naman po, dry season, hindi po siya ganong kataasan dahil pagka rainy days nga, fertile po sa halaman yung ulan, so tumataas po siya. Ito po ang variety namin ginagamit dito po sa kooperatiba, yung tinatawag naming Buena Mani, yung NAMNAMA 2 o NNSEC 14. Especially po yung binhi namin na ginagamit yung two-seeded. Malaman po kasi yung two-seeded, mabigat, malakas pong umani. Kung makikita nyo po ang pods yield dyan sa 2.23 tons per hectare, kung wet at kung dry naman, mas mataas po siya, 2.37 tons per hectare. So yun po ang kaibaan, ang kagandaan po ng NAMNAMA to, saka ideal po siya sa lupa ng Region 2.
Itong NSIC 50 naman, Asia kung tawagin, malakas din pong umaan ito. Saka kung tawagin po namin dito to ay large variety. Normally, tatlong variety lang po yung tinatanim namin. Yung medium variety na nasabi ko kanina, Namnama to, itong NSIC 15 o Asia, ito po yung large variety. Karamihan pong bumibili rito yung mga ginagamit din po sa processing, saka iba naman po pang nilagang mani dahil napakalaki po ng mga butil niya. At in terms of weight, advantage na po kagad siya sa kilo. Yan po naman palagi ang tinitingnan ng farmer kung saan po sila kikita at compatible doon po sa lupa na tinataniman po namin. Itong hindi gano'n namin gano'ng, although na ang mabili po kasi dito ay medyo maputi ang seeds niya, lalo po yung nagkakaroon po ng pagka ginagawa po siyang peanut butter o kaya yung pong toasted. Yung appearance pa lang po niya, attractive na kagad po sa buyer eh. So, yan po ang tinatawag na INSGB 9390 na from throughout the Philippines naman po ay maganda daw po ang classification niya. Itong BPIP 90 naman po, ito po yung tinatawag na small variety category na sinasabi namin na kung magtatanim ka po nito per hectare, mas dadagdagan niyo po yung seed requirement niyo na almost 2 bags per hectare eh. Kasi nga po siya malimit po ang distance ng pagtatanim, saka yung pagtinimbang mo ko siya per kilo mas magaan po siya kasi nga small variety po siya. So yun po ang kaganda kaibahan po ng PN19. Tapos ito pong number 6, yung Biyaya 10. Yan po ang experience po kasi namin dito sa mga varieties na to, pagka nandyan na po sa harapan namin, ito po pang nire-request po namin sa CBRC, especially dito sa Cagayan Valley, sa Ilagan, at saka sa regional office sa Tuguegaraos. Bigyan po kami ng malinaw na seminar po dito sa seed qualification, kasi pagdating po doon sa actual, marami po kasing nagtatanim dito, ang mga farmers natin pag nagtanim, usually nagse-separate na po sila ng seeds na itatanim. Then, sinasabi namin kung anong variety, hindi naman po nila ma-identify. Kami naman, mostly parang alam na namin, hindi lang namin masiguro dahil hindi pa kami na kumpleto po dun sa seed variety classification in terms of terms of color, in terms of characteristics, maturity, and infestation characteristics. So ito pa po ang, although na nagkaroon lang kasi ng pandemic, naka-schedule na po kasi ito, ito po ang backlog pa namin sa in terms of technical sa pagkukuhan po ng seeds, pagka-classify po ng seeds. So, yan po ang kuha natin. Peanut opportunities and market potential. So, katulad nga po ng nasabi ko, large demand for peanut butter and other processed foods products. So, alam nyo naman ang peanut, malinamnam po yan pagka naluto, lalo na kung bagong ani po siya, mataas po ang pagkaproseso niya in terms of quality control. Makikita mo malinamnam po talaga, iba para kung baga sa bigas kung tawagin yan eh kung ano po eh milagrosa. Sa ganun din po ang effect niyan po sa bagong harvest na peanut, lalo po kung ginagawa pong seeds, pinipili po talaga namin yan in terms of sizes, color, saka in terms ang technique din po sa peanut, dapat po mausay, maganda po ang pagkabilad niya. At the same time, may mga characteristics po yan kung bakit, depende sa MC content. Pagka dry na po siya, pag ginagis mo po sa simento yan, nagba-bounce po siya ng 2 feet. Ibig sabihin, dry na po yung peanut.
At ako na po siya, ready for processing, ready for seed requirements. So kailangan pa sa produkto naman, kailangan din po talaga ang continuous research and development. Kaya nga palagi po kaming nakikikontakt sa ating mga agencies in terms of peanut para ma-update din po kami kung may mga pagbabago po dito. Sa challenges po ng peanut industry, although na-discuss naman po dito to, talagang sabi ko nga po, ang nagdidikta po ng presyo ng peanut, yung pong imported. Pag sinabi po, pag dumating po dito, landed cost na rito sa Isabela yan eh. Imagine mo, nabalata na po yung shelled peanut, kung tawagin, nabalata na. So, 60 pesos. Paano na lang po yung kanyan? So, kung kukumputin mo yan from drying to harvesting, pabalik. So, magiging 30 pesos na lang po yung bagong sariwang peanut. Kasi ang dumating na po na landed cost na imported peanuts dito, na maganda pa yung quality, ay 60 pesos na lang. Ang kagandahan naman po dito sa ani po natin sa Pilipinas, especially sa Isabela, Santiago City, malinamnam po ang peanut. Pangalawa, wala pong chemical. Kasi kung matatandaan nyo, kung nag-obserbahan din po kayo, very kwan po tayo sa pagkain, maselan po tayo. Ang pinagtataka ko lang din po sa imported na peanut, hindi naman po tayo naninira, ay hindi po siya nasisira. Kasi mabango po yung peanut eh, talagang atakin po ng insection eh. So parang may chemical po yata siya sa kwa, yung mga imported. Kasi po yung mga bago nating aning peanut, mabango yan eh. Talagang nilalapitan ng insects. Sa kanila naman parang coated na siya ng other chemicals. So, sa kapag niluto mo siya, matabang yung chip, yung imported peanut. So yun ang laban po natin sa peanut. Matutunan lang po natin yung production na umani tayo ng mas mataas dun, na mas mataas na two times dun sa gastos po natin. At the same time, ang na-experience pa namin dito sa challenges sa peanut, kasi mostly laborious po kasi yan eh, from planting, maintaining, harvesting and processing. So marami pong labor steps na mangyayari. So ang napana po namin, ang na-mechanize po namin yung shelling, saka yung selection. So mechanized na po yun. May mga tumutulong po sa atin yung Isabela State University, yung Cagayan State University, para mapaayos po itong mga proseso na to at ma-minimize po natin yung cost. Kasi kasama din po yung terms of profit yan pagka kung bakit tayo magtatanim ng mani kung wala naman tayong kikitain. So hindi po siya attractive sa farmers. Peanuts application benefits products derived. So ang naging habit po kasi dito, di ba, ang mga farmers natin, corn, rice. So dapat may crop rotation din po na sinasabi o na dapat na matutunan ng farmers natin, lalo po yung nagtatanim ng corn, kasi adaptable po kasi yung peanuts sa tinataniman ng mais, kasi nga sandy loam eh, ang tawagin natin, saka hindi katulad ng rice, nakababad po siya sa tubig. So, pwede po siyang crop rotation, i-alternate po natin siya, katulad ng ginagawa naman po dito, yung palay up, then corn ay, ang tinatanim naman, another legumes, yung munggo. Dito naman po sa corn, ang maganda po siyang pang other crops, ay yung peanut po. Ang isang advantage pa po nito, pinapataas niya po yung nitrogen content po ng lupa, at the same time, hindi po siya ganong magastos. Doon po sa bandang slides po ng presentation, makikita po natin na may profit kasi dito, talagang napakataas po ng resistance niya sa insects, sa calamity, lalo ngayon, ang panahon natin, pabago-bago. So, kung matanim lang po sa sandy loam, talagang
magsusurvive po siya sa weather at aanika po ng maayos. So yun po ang isang advantage ng peanut saka yung benefits niya. Pinapaganda niya po yung nag-a-add po siya ng nitrogen and sustainable production po ng lupa. Katulad nga po nung makikita nyo sa graph, ang peanut hay po, nagpo-produce po siya ng 93% nitrogen in terms of phosphorus, 31%, ang potassium may 1.04. So kung magtatanim ka ng peanut sa susunod na magtatanim ka ng peanut, then corn, so konting fertilizer na lang ang gagamitin mo dahil nga ang peanut ay nagpo-produce po ng nitrogen doon po sa proseso ng lupa at ng mga ugat nito ay nagki-create po siya ng nitrogen content po. Yan po ang kagandaan sa peanut saka legumes. Aside from that, yung peanut din po natin as a groundnut ay napakaganda po sa pangangatawan po natin. Nagsisilbi po itong gamot at sa pagkain natin. Number one, ang scientific approach nga dito, kung gusto mong tumalino, kumain ka ng nuts. O number one naman ang nuts na nakaready sa atin, yung peanuts, di po ba? So, in terms of peanut, kasi yung po kasing pangalan na Buena Money na binigay na po na kwento ni Ma'am Rose Maria Aquino, yung director po natin sa region, nung dumadalaw po siya rito tinitingnan po natin yung operations. So pinag-apply, pero na po baka yung trade name? So para, baka nag-suggest po siya ng Buena Money kasi we are resident of Buena Vista. Buena means beautiful and our product is peanut money. So nagkaroon na po tayo ng accreditation number dito sa DTI. So may registered trademark na po tayo ng Buena Money. Then and along the way, ang AMAS naman ay tinutukan po tayo at DTI na yung proseso po natin pagka nagpa-process po ta kasi tayo ng peanut from harvesting, then drying, storage and processing. Sa processing po kasi, along the way, meron po kasing maliliit na peanut na nase-separate. Hindi po namin may market. So ang ginagawa po ng laborer po natin dito, laborer force, sinesegregate po natin siya at ayun po ang ginagawa naming peanut butter kasi nga po, kung magiging animal feeds lang po siya at maganda naman po yung quality niya kasi ang classification lang niya po, sobrang liit. So may sheller po tayo ng one-seeded. Ginagamit po natin yon. Then ginagawa po nating peanut butter. Along the way, natuto po kami sa proseso nun. Na-inspect po tayo ng DOST. So binigyan po tayo ng mga makinarya doon na kakibat po doon sa proseso ng money. Then nakapasa naman po tayo at meron na po tayo ng FDA authority para po sa expansion ng produkto po natin. So yun po ang kuha natin. Ang isa pa, kung sa protein requirement naman ng ating human consumption, sa consumption po natin, napakataas po, naghanap po tayo ng protina, makikita po natin ito sa peanut. Yung operations naman po natin sa Buena Vista, although nakaka 4 cycles pa lang naman po tayo dito in terms of investment kasi nga itong Enrile Cagayan po, bakit kami nagdi-deliver dito, kung makikita nyo sa nagdi-deliver din po kami ng marami, ilang biyaya yan, metric tons. So 10,000 metric tons once a year. Bakit po kami nagdi-deliver dito? Kasi kumisan po really MPC is a cooperative and Buena Vista is a cooperative. Meron po kasi tayong principle sa cooperative. May cooperation po kasi kami, nagli-linkages po kami dyan through the existence po ng DA region to AMAD.
So meron po silang demand na susuplayan ng peanut seeds. So kinukulang po sila. So kami po ang nag-augment dun sa kakulangan nila. Kasi sila naman po talaga, di ba nakikita nyo, meron silang requirements sa Manila and other nearby municipalities, seeds and other supplies. So yung deficit po nila, in-order po sa atin. Yung po Santiago City, very cooperative po sa atin, sa panguna po natin, butiing Mayor Armando Estan. City Mayor po natin si Mayor Tan ay napaka-supportive po sa atin sa pagbibigay po ng requirement na seed requirements. Sila na po ay nagpa-purchase directly, binibigay lang po sa amin yung specification, ganitong variety, ganitong delivery date. Kasi meron po sila sa agricultural schedule po kasi sinila, meron po silang subsidy sa buong Santiago City ng almost 60 tons per year. So bali in-order po nila sa amin yan from dry season to wet season. So dalawang cropping po siya. At pinamimigay po nila yun sa mga peanut farmers in the arrangement na kami din po ang bibili ng produce ng mga farmers na to. At a buying price, marketing price plus 1 peso. So ibig sabihin kung ano yung kalakaran na bilihan sa labas, magdadagdag pa po kami ng 1 peso to encourage them. Na, at pinipika pa po namin yun kasi may sasakyan naman po kami. So yun ang kagandahan po sa Santiago City na binibigyan po nila ng mga subsidy na ganito. Then ang benefit naman sa amin ito, na-encourage po natin yung mga non-members na mag-membro po sa co-op at the same time, makita po nila yung benefit sa co-op. At dito na rin, may ready market naman po tayo na ibinigay din po ng DA na pinapalago po namin. Yung Barcelona Food Products, ito po yung mga nagtitinda ng mga mani na naproseso na may imported din, nagbibigay tayo ng local produce. So mabili pa rin po talaga ang locally produced natin kasi nga mabitamina at wala pong chemical free at masarap po siya talaga. So may requirement po din sa amin to 500 kilos a week. Ito po ang aming ini-stock sa bodega at ini-schedule po namin yung delivery. Aside from our members and non-members na bumibili po na in a weekly basis, yung mga small negosyo na gagawa po ng mga ibang produkto po sa peanut butter din po, ganun, pinapairam din po natin may equipment natin. Adobong mani at gumagawa din po sila ng mga peanut brittle. So ito po, every week po ang consumption nila sa atin. Bala po silang mamili sa bodega, lalo na kung mga membro natin. May mga klase po kasi doon ng peanut, depende sa color, depende sa sizes, depende sa delivery date. So may mga, meron din po silang criteria. So kung ano po ang makita nila doon, so para ka bumibili po sa bodega sale kasi nga, maluwang po ang pagpipilian nila ng peanut doon po sa bodega natin. Ito po talaga sa management and cultural practices. Ito po ang i-detalye nyo kasi ito naman po talaga ang part namin bilang sa production side. Marami po kami experience dito po sa production side. Doon sa land preparation po, number one, sandy loam should be plowed twice and arrowed once. Sandy loam soil should be alternately plowed and arrowed twice. These pre-planting procedures control weeds, control the weeds, minimize attack of insects and disease, and produce production costs, especially during drought stress. Meron po kasi tayo mga farmers, minsan din nagtanim dun sa hindi siya sandy loam, ibig sabihin parang may clay. So, ang effect po no, number one, dadamuin po siya kasi nga ang characteristic ng peanut po natin na tinatanim sa sandy loam. Merong mga variety na applicable doon pero yung ginagamit kasi naming seeds ay sa sandy loam at madali po siyang i-maintain in terms of weeds and insects requirements. At the same time, may mga tractors naman po tayo na ginagamit sa kooperatiba. Kung pwede po sana dalawang pass o three passes yung
yung production side para malinis po at ma-minimize po natin yung damo kasi hindi nang binabae ng insects eh. Ito po ang tinuro sa amin yung number 2 procedures, yung coat the seeds with Ribosbium bacteria inoculants. Ito po binibigay po sa DA, sa research station ng mga ng DA. Kung available po siya, nagsasurvey po ang DA kung sino man nagtatanim ng peanut. So binibigay po nila sa amin to. Ang purpose kasi nito, this will greatly help in producing fertilizer cost. Ito po kasi yung kwan, nagpapatibay din po sa klase ng sa peanut production eh. Para makreate po yung nitrogen fixing ability po ng halaman. Ang pagtatanim naman po ng peanuts ay meron po kasi yung, although yung climate po kasi natin na bago-bago, ang pagtatanim po nagsisimula po siya ng ngayon pong period ay nasa wet season tayo. So nagtatanim po siya ng May, June, July. Agad yung pagtatanim ng peanut. Depende po sa elevation po ng lupa kasi kung medyo mababa po siya, so nadidelay po ang pagtatanim niya. So sa main crop naman po sa November, nagtatanim na po sila ng November, December, and umabot pa po ng January kung di po ganong maulan. So yun po ang main crop natin kung tinatawag na dry period. Pagtatanim naman po yan, meron po siyang, usually para ka rin nagtanim ng kwan po eh, ng corn. Ang interval po kasi dyan, dalawang hakbang, bababa po yung dalawa tatlong butil na peanut. O kaya isang hakbang lang po. Depende po kasi sa magtatanim. Usually, ang apart po ng pagkatagaraw po ay medyo kwan po siya. Ang interval po ay madalang po, mas malimit po kung tawagin o short distances lang po pagkatagulan. Kasi nga, madawon siya pagkatagulan po ang pagtatanim niya. Sinasabi ko nga dito, pagka small variety po ang gagamitin mo, mas malaki po ang requirements po na seeds. Maabot po siya ng 160 to 170 kilogram per hectare. Samantalang kung large seeds naman, 120 to 150 kilograms lang. So, usually ina-applyan po ng abono yan, pero ang practices po namin dito, pag nataniman po siya ng mais, may mga natira pa pong fertilizer content po yung lupa. Usually, one bag lang ang ginagamit niya. Kung minsan wala pa, ay magaganda naman po ang lupa ng Santiago and Isabela. So, ipapplicable po, ginagamit po itong one. Kung complete fertilizer, 16-20-0. Ang pag-apply naman po dyan, before the flowering stage, 20 to 35 days after transplant. So alam naman po ng mga farmers natin dyan kung kasi pagka nagbulaklak na ng marami, parang ang tawag nila dyan, naglilihi na yun. So minimize movement na yun eh. So bago dumating po yung period na yun, nakapag-apply na po ng fertilizer requirements. Then isa pa pong tinuro sa atin ng Department of Agriculture, kumisa nang in-inspect nila yung ani ng peanut. Kumisan may halo. Pag binuksan mo kasi yung peanut, o kaya pag tinanganan mo yung peanut, malambot siya, halo. At kitang-kita mo po yan kasi ang ginagamit, kasi ang binibili naman po kasi namin yung dry peanut, mga 12 to 14 moisture content. Mangingitim po kasi siya eh, pagka wala po siyang laman. Kasi halo nga siya, pag nabilad mo, talagang gagamit ka ng separator, decoloring, kailangan i-manual mong alisin yung maitim, no? Halo na yan kasi nga makakasira siya ng quality. So yun po ang epekto ng boron kung ma-applyan natin po siya, katulad po ng ginawang procedure na sinasabi na tinuro ng DA. So lalaki po ang ani mo in terms of bibigat po siya, at the same time dadami po ang pads requirements po niya. So talagang applicable po talaga ang ginagamit na po namin to. Bumibili, dati ang bili namin dito almost 60 pesos. So average ng 60 pesos per sachet po yun eh. So 20 to 30 sachet po ang
per hectare. So mga dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang 16 liters na kung po yan na ginagamit na spray type. Dalawang klase po kaya. Yung iba, inaha, merong granular. Yung iba naman, pwede po siyang pulbos na inahalo po sa pag-i-spray po ng peanuts po natin. Sa water management naman po siya, katulad din po siya ng mais eh. A maximum of 500 to 600 mm of water is required for peanut planting during cropping season. Water is most needed by peanut in three critical stages. Number one, kailangan may tubig during and immediately after transplanting. So ito po yung critical, during and after transplanting, kasi nga kung wala siyang moist, ay mahirap po ang germination natin dyan. Kailangan in a matter of 2 to 3 weeks makita mo na may sumusulpot ng peanut dun sa field mo eh. Kasi number one, wala pang damo yan during the first 45 days of planting. So sa first 2 weeks pa lang siya makikita mo na kagad. Kung maganda po ang watering, ang water requirement po natin yan, so dun pa lang po. So, at the same time, sa vegetative stages, kailangan po may tubig din po yan. I-maintain po natin yung height na yan. O kaya yung kumbigisan, kung wala tayong patubig, pwede naman tayong gumawa ng water pump kasi malapit sa ilugan itong pagtatanim ng peanut eh. At the same time, sa last stages niyan, yung pod stages, yung halos namunga na siya, pinapatigas mo na lang. So, kailangan nating mabantayan din ang water requirements. Although na in extreme cases naman, sinasabi nga natin, ito ang climatic product, a commodity na nakakatagal sa tagaraw. Kasi nga, ang pinagtataniman niya ay nag-sandilaw, medyo talagang moist, palaging may moist dyan eh. So, may comparison nga, tinanim yung peanuts sa corn during, pareho lang po kasi dyan, kumisa nag-inter 1 hectare tataniman po ng corn, then yung kalating hectare peanut, so interval po sila. So, dumating po yung critical weather condition, ang nabubuhay po dyan yung peanut. Marami na po nagpatunay sa farmers natin dyan. So, weeds and weeds management naman. Kumisa naman, although na sandilong pa rin ang lupa natin, kailangan din pong sa farmer, may manual one po dyan eh. May manual supervision kung kailangan ipadamo natin kasi nga nandun din ang insects. Doon sa integrated pest management naman, so pwede nating gamitin dyan yung trapping and weeding para makontrol natin dyan. Such no more to describe pest matting. So, kumisan nga, di ba, yung may nauupos na yung mga daon ng peanut eh. Pero pag hinarvest naman siya, buo naman yung bunga niya. So, kumisan, nawawalang pag-asa yung farmers. Sir, nauubos yung daon ng peanut ko kasi sinira. Pero ang peanut kasi, ang bunga niya nasa ilalim eh. So, wag lang atake yung mga rodents na i-discuss natin mamaya. Kasi nga, kahit misan na may insects na kuhan, dahil iniiwasan nga din natin maraming chemicals. So pag binunot po natin siya during the maturity period niya, nandun po yung peanut, buo pa siya. So maganda pa rin ang anin ng farmers natin. So siyempre kung malinis yung bukid natin, karami naman kasing binabantayan natin dyan yung pagka nasa maturity stage na. Yan nga, yung mga daga natin na naninira dyan. So kailangan mabantayan natin yan kasi nga attractive sa kanila yung peanut. Medyo kinakain po nila yung mga roots sa stems niyan, then madali po silang ma-attract. Sa mga insects naman, kumisa naman may mga insects din na sumisira din po sa ilalim ng lupa. Yun ang binabantayan po natin. Dito sa harvesting naman po, ang kumisan po, di ba, meron siyang tinatawag na 105 days. So
So matured na siya. So kumisan na nagsasample pa rin tayo ng sa middle, sa circle po ng farm para po ma-check natin kung talagang matured na yung peanut. Usually, kumisa nagpa-plus 10 days pa tayo eh, para lalo naman kung maganda yung weather condition, para maging matured ang peanut, lalo na kung gagawing seeds. Hindi po nagsasabay-sabay, pero kung i-advance po natin ng plus 5, plus 10 days po yung harvesting dun sa required niya maturity, nakita po namin mas mabigat po siya, saka mas malaman. Yun po ang naging experience ng mga farmers natin. Sa shelling and threshing naman po, ito nga din po, medyo laborious po to, pero meron na po tayong proseso dito na pag nabilad po natin yung peanut, na-segregate po natin yung, may kwan po kasi din sa peanut eh, yung unshelled saka shelled. May proseso po din yan ng separation na yung sa unshelled, iniiwalay din po natin yung small, medium, large para pagka ginamit po natin yung shelling machine, maganda po ang recovery rate niya. Madali po, hindi wala pong ganong broken yung shelling process niya. Yun po ang kaganda. Kasi kung i-manual po natin to, talagang malaki po ang cost niya dun sa processing. So ito po ang ginagamit namin dito. Meron kami shelling machine para ma-reduce po yung cost namin sa at kumita po ang farmers natin sa co-op. Ang kagandahan pa dito, pagka sa drying, kumisan kasi yung mga farmers umani ng wet season. So kung wala ka po mga drying facilities, medyo mahirapan ka po. So meron po kaming flatbed dryer na applicable po dun sa peanut and other commodities. So tinatakbo nila po sa amin para ma-preserve po yung quality ng kanilang peanut. Kasi ang pagbibilad po ng peanut, it takes 3 to 5 days bago natin ma-meet po yung 12 to 14 na moisture content. Recommendable for storage, for processing, and other purposes. So yung drying process po ang isa sa pinaka... Usually, ang shrinkage po niya, for example, ang 100 kilogram na peanut, pag na-dry po yan, halos 60% na lang, 60 kilos na lang po yan eh. So malaki po yung shrinkage niya. Kaya kung magkukompute ka po ng costing yan, so mababa po talaga ang pagbili ng wet kumpara mo sa dry na peanut. Kasi nga yung pong tinatawag na moisture content shrinkage. Relatively may mga kung na po dyan, may mga computation na po tayong ginagawa. Dito po sa storing naman po, sa Buena Vista, mayroon po, binabigyan po kami ng drums, ng super grain bag, saka jute sacks. So alam naman po namin yung pag-storage nito. At the same time, kung gusto po namin naman kunin yung germination rate, malapit lang naman po yung field rice and macho dito. So kaya nga po pag nagbebenta po kami ng binhi, meron po kaming guarantee na kung hindi po tumubo yung peanut nyo, pwede naming palitan kasi nga natutunan na po namin sa DA kung paano sa DA and through the assistance of Bureau Plant Industry kung paano kami magkagawa po ng magandang binhi out of, kasi mga farmers kasi natin dito, pagkatanim nila, sineseparate na nila yung seeds nila. Pero yung iba naman na gusto umani po ng maganda, so sa amin po bumibili ng seeds. Kasi ginagawa namin yung proseso po sa seed requirements. Napaka-importante po dyan ng selection, ng drying, ng storage. Yung iba pa nga, ang kailangan po requirements dyan ay naka-jute sack na, dry na dry siya, nasa drum, and then ilalagay pa sa air-conditioned room. Ganun po kahirap po ang requirement po sa storage po ng peanut kasi nga po mabango siya sa insects, at the same time ma-attract po talaga insects para makuhan po siya, masira po siya. So talagang kailangan vacuum pack, at the same time maganda po ang pagkaka-storage sa kanya. Isa yung po super grain bag, isa po naka-design to para sa ganitong properties po.
So dito naman po tayo sa computation. Meron po kaming rough computation dito na summary of 1 hectare average cost of return in peanut production. Karamihan po kasi nagtatanim ng peanut natin na average mga 1 hectare, iba naman mas smaller pa diyan. Kasi nasanay sila sa corn, kaya nga i-encourage natin sila na kung nakita naman nila pag kumita na po sila ng malaki, doon po siguro mag-shift sila sa siguro basically sa buong Pilipinas ganito naman ang experiences. Kaya nga lumiit yung nagtatanim ng peanut eh, kaya nga mabuti na lang po sa DA at binigyan kami ng mga facilities para mapaganda po ang at manumbalik po yung sigla po ng mga farmers natin para buhayin po ang peanut industry, kasi nga 75% of power requirement gagaling po sa ibang bansa. So, sa labor po, land preparation, plowing, tractor, maintenance, herbicide, and fertilizer application, nakasama rin na po ito. At present po ito, nasa 20,650 po ang cost natin dyan. Yung post-harvest po, yung saan yan na po natin, yung harvesting, hauling, shelling, and drying, 21,300. Then yung materials naman po natin ginamit, bumili din siya ng seeds, herbicides, pesticides, and other miscellaneous materials, 7,700. So ang total cost of production niya, 49,650. So nung umani po siya, 1,500 kilograms, dry na po ito kasi nga, ang presyo niya po ay 60 pesos kilogram. Unshelled, hindi pa po siya nababalatan. So umani po siya ng 90,000. So meron po siya ng net income na 40,350. So napakaganda pong figure po nitong mga farmers natin na may encouragement. So ang lumalabas po ng cost per kilo ng production cost niya po dito ay 33.1 peso na nagastos po niya. So malaki naman po ang kinita niya kung kukumpute niyo sa return of investment, nasa 81.27%. So, mabuhay po ang mga nagtatanim ng mani. Thank you. Sa pagproseso naman po kasi ng peanut, marami po kaming natutunan. Yung project proposal nga po namin na pinagandaan ay bibili po kami ng dried peanuts at ipaprocess po namin to na maging shelled peanut. Pero along the way po ay marami po ang requirements sa seeds. Kasi nga po, alam naman po natin, wala naman po nagpo-produce ng seeds. Yung mismong farmer natin, sa susunod na cycle, ay nagse-separate na po na sila ng good quality seeds para pantanim po nila. So ngayon, umaten po kami ng seminar sa DA through BPI. So naturuan po kami ng pagpo-produce ng seeds. At the same time, kailangan po niya ng magandang drying. So, along the way po, nakita namin na kailangan namin i-mechanize ang drying operation, ang threshing operation, shelling, separation. At meron pa tayong, may mga requirement pa sila na sa peanut, yung skinless. So, nandiyan naman po ang Cagayan State University sa amin para umalala yung kasi nga minsan may bumibili po ng skinless peanut ay napatagal po ng proseso kasi nito, kasi pinapainit pa namin, gine-grind namin ng para maiwalay po yung husk niya at maging pure white. So along the way po kasi may mga quality din po kasi yung peanut na small, medium, large. Ang mabili po kasi sa naggagawa po ng adobo ay yung sa kulay pa lang po, kailangan siyang pinkies at the same time ay medium size. So, yun po ang mabili po sa kanila. So, ang naiiwan po dyan yung mga small sizes, yun po ang ginagawa namin peanut butter. So, along the way, marami po siyang naipon. So, na minabuti po ng cooperative na magproseso po kami sa peanut butter. So along the way din po, nandyan po ang DA, AMAD, saka DTI,
So bakit hindi kayo mag-apply ng sa food processing niyo po, yung FDA authority? So napunta po kami doon na lumabas na rin po yung FDA authority namin para dito po sa aming mass production, kasi along the way marami po kaming dinidistribute ng mga cooperatives sa mga members po namin. Alos linggo-linggo po gumagawa po kami ng peanut butter, kaya yung DOST po ay binigyan po kami ng mga moderno pong kagamitan para maproseso po itong peanut butter na to. At yung peanut butter po namin ay hindi po nalalayo dun sa mga quality peanuts, quality peanut butter, kasi nga hindi po namin siya nilalagyan ng mantika, kasi po ang alam po namin sa peanut ay mataas na po ang oil content niya. Kaya creamy po siya at lahat po ng mga nakakatikim nito ay bumabalik po sa amin. So ang pinag-aaralan pa po namin ngayon, yung tinatawag nating other products po sa peanut, para po ma-diversify pa po yung mga pan po natin dito. Kung minsan nakikita po namin sa pagkain, sa kare-kare, kailangan po nila ng granular size. Dito naman po dun sa iba naman ay mga very fine. So marami pong requirement po sa peanuts na kailangan pa po namin ipag-aralan po sa susunod na panahon. Pero sa ngayon po ay maayos naman po ang operation namin para yung mga byproducts po natin ay, at yung mga membro po natin ay matulungan natin, kasi aside from this, pinapairam din po natin yung mga equipment natin para sa mga gumagawa po ng small peanut butter sizes. May mga weather din po kasi yung malakas po ang peanut butter pagdating po ng bear months. So dyan po kami kinukulang ng spot ng supply pagka nag bear months na po, kailangan po. At the same time, yung life cycle po ng peanut butter natin na testing na po natin yan, na-approve na po ng maabot po siya ng 1 year. Eh, within 3 months naman po nauubos ng supply po dito. So ganun din po kami gumawa ng by volume din po kasi kami, dahil malalaki po ang equipment na natanggap po namin sa DOST. Kailangan pa po ng transformer para pag-anayin pa po sila. So yun lang po, marami po kaming kailangan pang matutunan sa peanut, at patuloy po kami mag-research para mapaunlad po ang produkto po sa pagtatanim at pagproseso ng peanut po. Ayan, napakaganda po ng presentation ni Sir Luis. Ano po, makikita po natin doon sa presentation na napakaganda ng unique selling proposition ng pagmamani. Kasi ang mani ay hindi lang nakakatalino sang ayon sa presentation ni Sir Luis ito, but nakakayaman pa, ano po, dahil sa dami ng investment opportunities na makikita po natin dito. So muli po, thank you po Sir Luis for giving us a very comprehensive at detailed na discussion on your enterprise on peanut processing and production. Okay po, so mga ka-agribis, we will now be proceeding to the question and answer portion. So, magjo-join po muli, makakasama po muli natin si Sir Luis at si Ma'am Sai to answer yung ating mga questions posted doon sa ating comment section. Unfortunately po, si Ma'am Caroline has an equally important meeting or activity to attend to, kaya hindi po niya tayo masasamahan. But rest assured po na yung mga questions intended for Ma'am Caroline will be forwarded or emailed to her, and ibabalik po namin yan sa inyo nang may kasagutan ni Ma'am Caroline. Okay po. So good morning po ulit, Ma'am Sir Luis and Ma'am Sai. Good morning po. Ayan, ready na po ba? Morning. Good morning po. Ayan, ready na po to answer the questions. Sige, Clavel. Yes. Okay po. So for the first question po, coming from Mr. Rimuel Aquimbaca, pwede po bang mag-plastic mulch sa peanut? So I suppose this question is for Sir Luis po. Sir Luis, pwede daw po ba mag-plastic mulch sa peanut production?
may plastic nuts. Clavel, may sa Sir Luis, no? Yung research station namin, may re-recommend din sila using plastic melts for peanut. Nakita daw nila yan sa China. So, tinignan din nila yung as to costings ng plastic melts. So, si Sir na nagtanong regarding kung pwedeng is plastic melts ang peanut, yes. Then, for the technology and as to costing, pwede na lang i-email namin sa kanya or i-contact niya yung sa research station sa CDRC. Kasi alam nila yun. Okay po, sige po. So yung plastic mulching po, yan po ay isang known technology na ginagamit natin sa agricultural production. Yan po ay nakakatulong sa pagkontrol ng mga weeds. Ayan po. So ang sagot po ni Ma'am Sai ay pwede po, and as to the cost analysis, ipoprovide po through email sa inyo, Sir Rimwell. Okay, thank you po Ma'am Sai for answering the question. And another question po, from Mr. Samuel De Silva, anong months po best na itanim ang peanut? And paano po corn and peanut rotation? Paano po ang gagawin kapag corn and peanut rotation? So, sino pong pwedeng sumagot? Sir Luis, can you answer po? Sir Luis. Dito po kasi sa climate condition po kasi natin, usually po ang dry, ang wet season po ngayon, nagtatanim po tayo ng May, June, July. Dahil alam naman po natin, dahil babago-bago po yung schedule, so ang farmers naman po, magaling pong makram, may instinct po siya eh. Kung talaga pong farmer ka po, may instinct ka kagad na umisan po, nalilate po siya ng 1 month, o umisan nag-a-advance po ng 1 month. So, ang usual practice po talaga, pagka rainy days, May to July po sa dry naman po, November to January. So yun po ang useful practice. So nagkakaroon lang po ng adjustment ng 1 month, 2 months. Depende po dun sa dating po ng weather po natin. So yung ang usually pagka nagkakaroon po ng rotation, hindi ko po kasi kabisado yung sa potato po ba? Yung corn po, alos pwede pong pagsabayin eh. Pwede pong pagsabayin ma'am. O, yung alternate naman po, corn, peanut, wag po palaging peanut, palaging dapat po may corn kasi nga po yung hindi po lahat po nabubunot. So kailangan po mataniman po siya ng corn para maging fertile din po yung lupa at the same time. Kung maluwan pagka puro po peanut, eh meron pong mag-a-advance po yung naiwan na peanut, tutubo po yun. Magiging hindi po even yung harvesting cycle na mangyayari po, kaya mas maganda po talaga yung crop rotation na nangyayari po. Okay po. Tsaka po yung sa peanut production, ano po, parang in general in any times of the year pwede siya, but it should be ensured na dapat may sufficient supply ng water, ano po. Pero yung practice nila Sir Luisito po, it's May to July and then November to January. Yan po yung practice nila. Okay po. Thank you po, Sir Luisito. Another question po. This one, I guess, is for Ma'am Sai. Katulad po kami ng Buena Vista MPC na gusto rin pasukin ang peanut production and processing business. Paano po namin ma-avail ang PRDP IRIP assistance? Yes. Taga Region 2 yan. Yung nagtanong, from region 2 kaya yan. But anyway, kahit saang region naman siya, just contact ang kanyang local government unit or there sa munisipyo or sa provincial local government unit or yung the nearest Department of Agriculture. At ibibigay yung proseso sa kanya para sila mabigyan ng assistance through PRDP at yung mga requirements needed. Okay po. Ganun po kasi yung process ni PRDP, ano po. Si LGU po, si province LGU, makikipag-coordinate po doon sa ating PRDP office sa region for the assistance na pwede pong makuha ng ating mga Farmers Association po. Farmers and Fishers Association. Okay po. Another question po from Mr. Harakim Loresto.
Good morning po. Pwede pong maka-order ng seeds sa inyo. So I suppose this is for Mr. Sir Luisito po. Pwede po siyang umorder po. Lalo ko ngayon, ang experience po kasi namin last year, mayroong umorder po sa amin ng Tagalaguna. So tinawagan lang po kami. Then pinadala niya po kagad yung bayad dahil sinabi namin sa kanya yung presyo. Doon sinip na namin po sa Victory Liner. Nakaabot naman po sa kanya. So sinasabi niya kung anong variety. Sabi ko, medyo nagalanganin po ako doon po sa variety dahil kumisan po kasi mixed variety po kasi siya dahil sinosort po namin depende sa sizes ng peanut, sa classification. So yung pa po ang kailangan po namin ingin ng assistance sa DA, yung maging stick, maging kwan po kami sa variety kung anong classification po kasi kumisan tinanim namin, namnama to. Pagdating po sa amin, mixed variety po yung harvest po namin eh. So, yun po ang maging experience. Pwede pong umorder at may mga stock pa naman po tayo. Okay po. So, siguro i-share na lang po namin kay Sir Hara Kim yung inyong mga contact numbers and contact person para maka-order po siya nung seed sa inyo po. Ano po? Okay, thank you po, sir. Another question po is, sa marketing po ng aming peanut, maaari po ba kaming matulungan ng AMAD? So para po ito kay Ma'am Sai sa pagmamarket po ng kanilang peanut products. Isa naman sa function ng AMAS and AMAD ay matulungan ang ating farmers pagmarket ng kanilang produkto. Ibigay nyo lang po yung profile nyo sa amin as to in terms of production, variety, and expected volume to be harvested. And indicative price, prior po ito, hindi po ang request lang po namin, hindi yung next week or 2 days na lang mag-harvest na. Pwede pong bigyan nyo kami ng lead time, at least man lang 1 month or 3 weeks ng lead time para makahanap po ng buyer in partnership pa rin po sa aming counterpart, sa aming bossing sa Central Office. Okay. So makipag-coordinate lang po. Coordinate lang po ang mga detalye para mas maging facilitative po yung services na maibibigay po namin sa inyo. Okay po? And another question po, paano po nakikinabang ang inyong mga peanut farmer members sa peanut processing business ng inyong kooperatiba? Sir Luisito po. Sa kooperatiba po, napakalinaw po kasi na kumikita po kagad yung farmer eh. Sa policy po kasi ng PRDP, sa paggamit pa lang po ng post-harvest, we see to it na mababa po kami ng 20% din doon po sa, for example, ang pagtatractor po ng Highland ngayon o tinatawag nating bangkag na tinataniman ng peanut ay 2,200. So magle-less ka po kaagad ng 20% po doon kung member ka po ng cooperative. So kung kulang po naman po sila ng pondo, nagkakaroon po sila ng production loan. At pag nagbenta po sila ng peanut sa atin, kung ano po ang presyo sa labas, plus 1 peso kasi kontrata po namin sa PRDP yan, at sinusundo pa po namin yung peanut at kumisan, sila na po yung nagbibilad doon. Kung ayaw nilang ibenta, sila din ang nagbebenta. So pag kumita po ang, pag lumabas po sa financial statements, so meron na naman po silang tinatawag na dividends na nakukuha out of doon sa profit na kinita din po ng co-op. So talagang malaki po ang benepisyo po ng membro po ng nagpumupunta po sa kooperatiba kasi yun naman po talaga ang trend ng preso po ngayon. Meron ka pong asosasyon, may kooperatiba ka, yung po mga tulong ng nanggagaling po sa gobyerno ay doon po kasi nilalatag sa mga ganitong sangay po ng grupo. Okay po. So napakadami po ng benepisyo na makukuha ng kanilang farmer members in participating doon sa kanilang peanut enterprise. Okay po. And another question po, bakit po kaya karamihan ng mga food processors ay imported peanut ang gustong gamitin? Ano po ang mga hakbang ng DA upang pangkilikin din nila ang paggamit ng local peanut sa processing? I suppose kay Ma'am Sai po ito. Oo, totoo yan. Food processors, kung in terms of processing talaga, they prefer yung ating imported peanut. Kaya narinig ko nga kanina si manager, bakit daw imported ang pinaprefer nila. Malalaki kasi yung imported peanut, pero in terms naman sa tamis at sa sarap, ang ating native peanuts pa rin ang
talagang swak na swak sa panlasa ng Pinoy. Lahat naman ay ginagawa natin ng promotion, lahat to para tangkilikin ng mga food processors ang ating local peanuts. Masarap talaga yan sa in terms of boiled peanut. Pero in terms of boiled peanut, tinatangkilik talaga yan ng mga Pinoy. Kung boiled peanut ang pag-uusapan, adobong mani, talagang native yan, variety. Pero kung processing ng peanut butter, yung ano ang ginagamit ng mga processors usually imported kasi malalaki, madaling i-process. Pero for boiled, for roasted peanut, adobong peanut, ayan ay native naman ang ginagamit dyan. Doon na lang tayo ngayon sa may mga, pero may mga mga variety like yung namnama, Asia variety ng India na malalaki na pwedeng gamitin ng mga food processors natin. Ayan yung malalaki na yung sizes nila in terms of, isa yung PN9, PN10, malalaki yun. Yun yung pinopromote ng Department of Agriculture na pwedeng tangkilikin ng ating mga food processors. Kasi in terms of size, talagang tatapat siya sa mga imported peanuts natin. Okay po. So hindi pa rin talaga pakakabog yung ating local peanuts pagdating sa merkado. At syempre, sususugan natin yan with the promotion and we ensure na mailink natin yung ating mga producers sa ating mga processors po. Ano po, isa po yan sa mga servisyo natin. Okay po, thank you po Ma'am Sai. And I think this is the last question. Ano po? Ano-ano po ang mga naging strategies o mga pamamaraan ng Buena Vista MPC pagdating sa pag-establish ng connection sa mga buyers ng peanuts? Sir Luisito po. In terms of buyers po, in first place, number one, produkto palagi po ang key dyan eh. Pagka maganda po yung produkto mo, nasa tamang specifications, sizes, dryness, quality, saka ang sabi ko nga po, ang unique namin sinasabing mga Pinoy, mga katulad po natin nagtatanim dito sa Pilipinas ng mani, yung pong peanut na ina-harvest natin ay insect, tawag dito, chemical free. Alam naman natin ang buhay natin umiikli dahil sa chemical eh. Napakatamis po ng peanut ng Cagayan Valley, saka napakabili po siya. Kaya ito po ang technique na nakikita ko, nagda-divert na rin po kasi, kaya tinatangkilik po kasi nila dyan, mura. Eh kung gano'n naman pong lasa, walang lasa, may chemical. So sangka pa, di ba? Siyempre sa produkto na ng Pilipinas na lokal na peanut, na sariwa at maayos ang pagkalaki. So ito po ang palagi naming ginagawa ng paraan sa quality pa lang po ng peanut sa klase. At ngayon po, marami na pong tawag sa amin in terms of demand. Dati po, alap sa amin yung produkto na seeds eh. Kaya lang po, malaki po kasi yung demand dito. So pumunta na po kami doon. Ang produkto lang po talaga namin unshelled and peanut, shelled and shelled peanut. So doon pa lang po, marami na po kaming nilink ng AMAS. Nagpapasalamat po kami sa kanila. May tumatawag po marami sa Manila, hindi po namin masupply ang volume because of our situation na naka-COVID. Hindi ka pwedeng mag-travel, movement na support. So gumagalaw lang po kami doon sa kaming capacity na 1,000 kilos. Ganun lang po kasi marami pong order sa amin ngayon na in demand po ang peanut ng region to. Hindi lang po kami makagalaw dahil sa pandemic po. Okay po. So syempre po, nakatutok din talaga yung ating AMAD pagdating sa market linkage dong produkto nila sir patpunta dito sa yun nga po sa tinutukoy na buyer ni Sir Luisito dito sa Manila. So AMAD po yan, working together para po mailink natin yung ating mga producers and sellers po. So mainly po yung sagot ni Sir Luisito, ano po, nag-focus sila in providing good quality products. They ensure na maganda po yung kalidad ng kanilang napoproduce na produkto. And yun nga po, seek the assistance na merong maibibigay yung ating gobyerno. And nag-diversify pa sila ng mga product. Ano po, sinubukan nilang i-provide din kung ano pa yung hinahanap doon sa merkado. So yun po yung mga naging strategy nila Sir Luisito po. So, medyo mahaba na po yung ating discussion. Ano po, yun na po yung ating last question.
doon po sa ating mga ka-agribis na nakapagbigay ng katanungan pero hindi po natin na-accommodate for this episode. Huwag po kayong magtatampo. Ano po? Kukunin po namin yan. We will consolidate your questions. Ibabato po muli namin sa mga appropriate resource speakers para mabigyan po nila ng kasagutan at ibabalik po namin yan sa inyo na may maliwanag na kasagutan po. Ano po? So, huwag po kayong magtatampo. Masasagot po namin yung mga katanungan ninyo. So, bago po natin tapusin yung ating programa, nagpapasalamat po tayo sa mga magagaling nating resource speakers na nagbigay ng oras at talino, wisdom on this topic at sinamahan po tayo mga ka-agribis. So maraming salamat po Sir Luisito and Ma'am Sai for joining us today. Sana po hindi po kayo magsawa na makasama po namin kayo dito sa Kadiwa Agribis webinar. Okay, thank you. Good day. Maraming pong salamat. Mabuhay po ang pagmamani. Okay po. Baka po meron po kayong maibibigay pa na tips doon sa mga ka-agribis natin na gustong magtayo ng kanilang agribusiness enterprise on peanut production or peanut processing po. Sir Luisito po. Tapos after po ay si Ma'am Sai po. Bilang panghuli po, nagpapasalamat po ako sa agribusiness na nagkaroon po ng ganitong online platform webinar. Katulad po na na-experience po namin, may mga ups and downs din po sa production and processing po ng peanut. Pero alam naman po natin, hindi po tayo na nagtatapos doon. Napakaganda po ng produkto ng peanut natin. Ito po ang katulad po ng mais, palay. Susunod na po dyan ang peanut kasi kailangan po natin ng protein. Kasi kung puro karne po ang kinakain natin, ay ma-high blood po tayo. Dito po sa mani na masarap po na galing sa Pilipinas, ito po ang tangkilikin natin. Tangkilikin po ang sarili nating ani. At matutulungan po natin ang mga farmers natin, unlad po ang mga farmers, sasagana po ang kabuhayan ng bawat lahat. So marami pa po kaming kailangan matutunan pero on the nag-start na po kami, alam naman po namin na meron po kami vision dito na pasaganain ang kabuhayan ng mga aming mga farmers at nakikita po namin to na ilang taon lang po ay maabot namin to sa tulong po na ating masisipag na ama ng DA, ng AMAD po, ng lahat po ng tumutulong sa atin, ng DTI, ng LGU. So marami pong salamat sa programang ganito. Thank you po, Sir Luisito. Ma'am Sai? Yung question, yung mga gustong mag-invest on peanut production or processing and marketing, maganda itong Kadiwa Agribis kasi through this, pwede na silang itap or i-link itong mga ating mga magagaling na resource persons kasi na mga kooperatiba, actual na to eh, ginagawa na nila to sa business nila. And pwede na nilang puntahan or hindi dahil nga sa pandemic, kung hindi face-to-face, ay pwede namang virtual. Pwede natin silang ipakiusap dyan sa mga expert like si Benavista or mga other processors pa. Kung yung product ay wala sa Benavista, pwede natin silang i-link dun sa mga iba pang enterprises na mayroong produktong ganon para matuto sila paano nila paano sila nagsimula at paano nila pinatakbo ang kanilang negosyo para sila ay kumita at kanilang masustain. So anytime naman pwede nilang i-contact ang AMAS and AMAD para tayo po ay patuloy po na mag-uusap at magtulungan paano po tayo ito mag-put up ng ating mga peanut enterprises. Okay po. So muli po, maraming salamat po Ma'am Sai and Sir Luisito for joining us for this episode. Thank you po. Thank you, Claben. Bye-bye. Thank you, Mr. Luisito. Thank you po. Okay po. So, mga ka-agribis, maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating episode for today. Muli po, ako si Clavel Domingo. Hanggang sa muli nating pagkikita, sama-sama tayong manood, matuto, at magsimulang magnegosyo gamit ang mga kaalamang mula sa Kadiwa Agribis webinar. Talakayang ani, magandang kita. God bless po and keep safe sa lahat.